So hello guys, ngayong video, syempre mag-question and answer ulit tayo dahil sobrang dami na tayong question, natatambakan na ako ng mga tanong. So yung mga nagtatanong na nasasagot na namin yan sa mga comment, tapos ngayon masasagot natin yan sa mga video din. So meron tayong 5 katanungan dito. Kaya kung gusto nyong magkaroon ng bagong kaalaman ulit, tutukan nyo lang itong video hanggang dulo para wala kayong malagpasan kahit isang question. Okay? So simulan na natin to. Tara na, let's go! So unang tanong kay Ferdinand Robles, sabi niya dito, ang tanong niya, tanong ko lang bakit tinawag na OPA yung mga OPA line? Meron bang ibig sabihin yung word na OPA kaya sila tinawag na OPA line? Wala namang pinagkaiba ang OPA sa OPA line dahil pinaikli lang. Bali, para hindi sila mapagod mag-type, para hindi sila mapagod magpindot-pindot, kaya sinorkat lang nila ng OPA sa mga OPA line. Ganun lang yun. Kaya akala ko kasi yung tanong niya dito, yung about ng history ng OPA, ng mga OPA line. Inisip ko, oo nga no, saan ba galing ang OPA line? Paano ba siya nagawa? Paano ba nangyaring natatawag yung ibon sa mga OPA line kung hindi natin alam kung saan nagsimula yung mga OPA line? So, syempre ganun ang naisip ko nung una, kaya parang about history. Pero nung binasa ko ulit, ang tinutukoy niya lang pala yung OPA na word doon sa OPA line. So, akala ko kasi history talaga. So, ayun ang sagot doon. Pinaikli lang yung OPA line. Kaya tinatawag na OPA para syempre, para ano lang, hindi mahaba yung pindutin nila, hindi mahaba yung itatype nila. Ganun lang yun. So, next question. Next tayo kay Dexter Fernando. Ang tanong niya dito, as lang daw niya, bakit daw kaya ganun? Nag-egg po yung kanyang hen noong October 18, tapos pagtingin niya daw kagabi noong October 23, wala pa din daw kasunod. Bakit po? Kaya ganun, nag-egg lang po ba siya? Kaya o kaya busog? So, eto, hindi natin masasabi agad na bakit hindi kagad nasusundan yung mga itlog. Base sa aking experience sa unang breeder ko na si Namaha, kasi sila yung pinakauna kong naging proven sa aking ipunan. So, mag-example na lang tayo. So, nag-itlog sila na October 1. Tapos, nag-itlog ulit sila na October 6. Bali, meron tayong mahabang gap ng itlog kung kailan sumunod yung mga, ano, yung susunod na itlog. Ayun pala, meron natabunan na isang itlog. May bumaba. May natabunan, may bumaba sa kusot. So, ayun ang nangyari. Kaya ang akala ko, bakit ang haba nung gap ng itlog, ng yung unang itlog, tapos yung pangatlong itlog. Ayun pala, meron palang pangalawang itlog. Kaso, yung pangalawang itlog ay natabunan or lumalim sa mga kusot. Kaya kung meron kayong mga nag-iitlog ng mga African lovebirds, tapos matagal yung pangingitlog, yung kasunod, tignan nyo muna yung mga kusot nila kung bumaba yung itlog, kasi may pangyayari talaga na hindi sinasadya ng mga alaga nating ibon kasi malay ba nilang matatabunan pala yung itlog. So, i-check nyo muna yung mga kusot nyo sa mga ilalim ng kusot nyo, baka kasi natabunan lang nila. Ayun. Ayun lang ang aking experience sa aking breeder na ang layo ng gap ng mga itlog. So, ayun ang aking sagot doon. So, next question kay Levi De La Cruz. Yung nabili ko kasi breeder na. Tapos, syempre, naiba yung kulungan, saka nest box. Napansin ko tuwing gabi lang sila pumapasok. Sa umaga, hindi na. Tapos, nagbigay na ako ng malunggay pero hindi nila pinapansin. Medyo may kalakihan din kasi. So, alam naman na natin tong lahat na dapat ang ating iniisip palagi kapag meron tayong bagong ibon na breeder, tapos nilagay natin sa kulungan natin, ng bagong kulungan, ng bagong nest box, ng bagong environment, ng bagong paligid, basta ganon, eh kailangan nilang mag-adjust pa. Hindi natin pwedeng sabihin na paglagay natin dyan, papasok na agad sila sa nest box ng mga ilang minuto, tapos napaka-komportable na agad nila, hindi po ganun agad yun, ha? So,
kapag meron tayong bagong breeder, hayaan lang muna natin sila mag-adjust, okay? Kasi base sa aking experience ulit, sa aking back-to-back na OPA ewing, halos 2 linggo silang hindi pumapasok sa nest box. Alam ko ang feeling ng nag-overthink kasi 2 linggo, ikaw ba naman pakitaan ng ibon mo na 2 linggo, hindi sila pumapasok sa nest box umaga man o gabi. Tapos, lagi pa silang nag-aaway. Tapos wala pang interaction sa kanila, di ba? Ayun yung back-to-back ewing ko. Back-to-back OPA ewing. So, nag-overthink talaga ako sa kanila. Kaya, base talaga sa aking experience, hayaan lang muna sila mag-adjust. Ha? So, ayun. Nung nakapag-adjust na sila, ngayon, oh, tignan nyo, may itlog na sila. Ayun yung pinaka-importanting galaw dapat natin, yung maging kalma. Okay, huwag tayo maging mainipin sa mga bago nating ibon. Kasi kapag naiinip tayo, talagang nababaliw tayo, nag-overthink talaga tayo. Bakit hindi ganito yung mga alaga natin? Bakit ayaw nila pumasok sa nest box? Bakit napaka-ilap nila? Bakit hindi sila kumakain? So, meron talaga tayong mga ganyang naiisip kapag bago yung ating mga alagang ibon. So, ayun. Ayun lang naman ang aking experience sa aking back-to-back na OPA ewing na 2 linggo hindi sila pumasok sa nest box. Pero ngayon, meron na silang itlog. So, ayun ang ating magandang balita doon. Kaya huwag tayo mawalan ng pag-asa sa mga alaga nyong ayaw mag-adjust pa. Okay? Sa mga nag-a-adjust pa. So, ayun. Next question tayo kay Roy Ian Barcelona. Ang tanong niya dito, may ibon daw siyang green perso, hindi ko sila nakikitang nagkikis, nagsusubuan, o pero yung isa naghahakot na ng nesting materials sa nest box. Yung isa nakatayo lang sa tungtungan, patulong naman, same hen kaya ito. So, nagtataka siya kung baka parehas dehen daw yung kanyang alagang ibon. So, yung ugali pa lang ng isa na nasa perch lang, tapos yung isa ay naghahakot, ayan ay isa ng sign na yung isa ay cock kasi wala siyang hindi siya interesado doon sa panghakot sa mga nesting materials. Bali may mga ganyan talagang ibon na makikita mo agad na yung isa ay hindi siya interesado sa mga nesting materials na binibigay mo kasi ayan ay ganyan talaga ugali ng mga cock. So, mas okay kung tatanungin mo yung pinagbilan mo kung ano ang gender nila kasi sila lang yung nakakaalam niyan kasi sila yung nagbenta sa iyo eh. So, pagdating kasi sa iyo, i-observe mo ulit sila na ano ba talaga ang gender nila, ano ba talaga ugali nila. Ganun lang 'yun. Kung kayo ay bibili sa akin, tapos sasabihin ko sa inyo yung gender, tama syempre yung gender na ibibigay ko sa inyo, hindi yung same cup, same hen. Eh di parang nang scam ako noon. Parang ganun lang yun. Kaya kung bibili kayo ng mga breeder nyo, tanungin nyo yung kanilang gender para hindi tayo malito kapag dumating na sa atin yung ibon na nag-a-adjust na. Okay? So kapag ganito ang ating mga alagang ibon na same hen ba or same cock, huwag muna natin silang isipin na ganun. Hayaan muna natin silang mag-breed para malaman natin yung kanilang gender. Okay? Pero kung hindi kayo mapakali at inip na kayo, ipa-DNA inyo na yan para wala na masayang na oras, di ba? So, next question na tayo kay Daryl Dave Constantino. Yung tanong niyo dito, yung kanan ba na nest box kaya bang gawin sa kaliwang butas? So, ito ay napaka-simple lang. Kung gusto mong gawing kaliwa yung butas ng nest box mo, pwede ka naman nang bumili na lang ng bago. Para syempre wala ka na masasayang na nest box na tamang sukat at tamang pwesto. Pero kung wala ka talagang budget na pambili ng bagong nest box, kung gusto mong i-adjust yung nest box na meron ka, pwede mo siyang butasan para meron din sa kabila. Or pwede mo rin ibaliktad para hindi ka na magbubutas. Ganun lang yun. Kailangan mo lang isipan, diskartehan kung anong gusto mong mangyari sa mga gamit ng inyong mga alagang ibon. Kaya kung meron kayong mga balak-balak sa mga gamit ng mga alagang yung ibon, diskarte lang yan. Madali lang yan. Hindi yan mahirap para agawan agad ng paraan. So, ayun lang guys ngayong video. Sana may natutunan tayong bago.
So, kung meron kayong natutunang bago, tara na, mag-shoutout sa tayo. Shoutout kay John Mike Retardo, kay Ferdinand Robles, kay Leo Manalili, at sa mabait niyang anak na si Chloe, at shoutout kay Free Flight Bird and Hanfeed. Shoutout din kay Leno Basyong, Sky Kimwell Maranata, kay Nognog TV. Shoutout din kay Vin Christopher Genesiran, kay Sebastian Chris Maron, kay Leigh Cabrera. Shoutout din kay Angelo Briones, kay Nolan Abogada, kay John Eusebio, kay Roldan de los Santos, kay Rodel Morcilla, kay Dexter Fernando, kay Daisy Borbe. Shoutout din kay Wendell Bagsik, kay Ams Denier Herrera, kay Jerry Tono Jr., kay Wendell Crespo, kay Bernan Sabino ulit, kay Mark TV Bird and Pigeon Videos, kay Nognog TV. Shoutout din kay John Eusebio, kay Steven John C. Quiason, kay Jopel Chua, kay Dennis Balabas, kay Kian J. Mendoza. Shoutout din kay Velmark, kay shoutout din kay Reggie Vitug, kay Flor Darisa Palamor, kay Nihan Cares, kay Matthew Severa, kay Kero Ganzon, kay Arturo Cabanyang, kay Aisha Valles, kay Siron. Shoutout din kay Raven Caseda, kay Mark Heavy De La Cruz, kay Nol. Shoutout din kay Florence Aquino, kay Ronel Tamayo, kay Enzo Maka. Shoutout din kay Windel Carig, kay Kian Andrew Rojas, kay Kyle Andre Perez, at shoutout kay Ron Joseph Akitan. So, kung gusto nyo magpa-shoutout, comment lang kayo at isa-shoutout namin kayo kada video namin. At kung may mga katanungan pa po kayo, comment lang kayo at sasagutin din namin yan. At pwede rin kayo mag-post sa aming Facebook group para dyan ay masagot din ang ating mga ibang kaibigan. So, salamat sa mga sumusuporta guys. Mag-ingat pong lahat and we'll see you on the next video.